ang kabihastang klasiko ng Africa, Mali at Songhai. Ang layunin ng aralin na ipaliliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan ng Africa, Mali at Songhai. Alam mo na itinatag ang mga imperyo sa Africa sa mga lungsod na matatagpuan sa gilid ng disyerto ng Sahara. Isa rito ay ang imperyo ng Mali at imperyong Songhai. Uunahin natin ngayon ang tungkol sa imperyo ng Mali. Ang Mali ay isang lalawigan ng Ghana. Napatanyag ito sa pamamahala ni Sundiata. Nagtagumpay ang Mali laban sa hari ng Ghana noong 1235 AD sa pamumuno ni Sundiata. Sa katunayan, nasakop ni Sundiata ang mga minahan ng ginto at asin sa kanlurang Afrika. Umabot mula karagatang Atlantiko hanggang sa lupain ng Nigeria ang teritoryo ng Mali. Natatamasa ng Mali ang kasaganaan at kapayapaan noong 1300 AD. Malawakan ang kalakalan ng bakal, iba't ibang butil, ginto, palay, piguring inukit sa kahoy, tela, yam at iba pa. Ang namumuno dito ay yumaman dahil binuwisan niya ang lahat ng produktong lumalabas at pumapasok sa kanilang teritoryo. Si Mansa Musa ang kinikilalang namumuno rito maging sa Africa, Asia at Europe, sanhi ng kanyang kayamanan. Naging kabisera ang Timbuktu at ginawa niya itong sentro ng sining at pag-aaral ng mga Muslim sa panahon ni Mansa Musa na nag-umpisa 1327 hanggang 1337 AD. Si Mansa Musa ay nagsagawa rin ng banal na paglalakbay sa Mecca noong 1324 AD. Namatay siya matapos ang 50 taon kaya't humina ang Mali. Umatake ang Berber at ang tunggalian sa loob ng kaharian ay labis ding nagpahina sa Mali. Kung kaya'y hindi nagtagal, humiwalay ang Mali sa pampamahalaang sentral at naging isang malayang estado ito. Ngayon, dadako tayo sa kaharian ng Songhai o Imperyong Songhai. Ang Gao ay malapit lamang sa Timbuktu na naging kabisera ng Songhai. Si Suni Ali, hari ng Songhai, ang namumuno dito. Nasakop nila ang Timbuktu noong 1468 AD. Ang pakikidigma ay ipinagpatuloy niya hanggang sa mapasakamay niya ang kapangyarihan ng dambak ng ilog Niger. Mahuhusay na mangangalakal ang mga tao rito na yumaman ng husto dahil sa pakikipagpalitan ng kalakal sa mga Arabi sa Hilagang Afrika at sa mga itim na Afrikan na nananahan sa kanlurang baybayin ng Atlantiko. Nakuha rin niya ang rehiyon ng Savannah. Itinayo niya ang pamahalaang sentral ng Gao at dito ay naging pinakamakapangyaring kaharian ang Songhai sa kanlurang Afrika. Ang tugatog ng Songhai ay narating taong 1400 AD sa pamumuno ni Muhammad Askia. Nakapagdagdag ng napagkukunan ng ginto at asin ang mga bagong lupaing nasakop niya para sa kanyang kaharian na lalong nagpapayaman dito. Dagdag sa kabangyaman ng kanilang pamahalaan ang mga buwis na ipinapataw sa mga produkto dito. Ang yamang ito ay ginamit ni Askia upang ibalik at suportahan ang ningning ng Timbuktu. Ang pananampalatayang Islam ay sinusuportahan niya sa pamamagitan ng pagtatag ng mga moske at ibinatay sa Quran ang lahat ng mga batas sa imperyo. Pinatalsik si Askia taong 1528 AD na mga taong hindi nakontento sa kanyang pamamalakad. Nagpahina ng labis sa imperyo ang kaguluhan dito. Hindi nagtagal, nilusob ng pinuno ng Morocco ang Songhai.
Madaling nagapi ang sunghay dahil sa ginagamitan sila ng kanyon at mga makabagong armas ng Morocco. Dahil sa pagpapatuloy ng kaguluhan ay tuluyang bumagsak ang sunghay taong 1600 AD. Natapos na natin, no, na ipaliwanag na kung ano nga ba ang nangyari sa Imperyong Mali at Sunghay. Kung ikaw ay isa sa mga namuno ng kahariang Mali at Sunghay, ano-ano ang iyong ipatutupad upang mapanatili ang kaayusan at kasaganaan ng iyong kaharian? Ipaliwanag ang inyong sagot. Salamat!